Hello guys! Kumusta kayo? Welcome to another episode of my YouTube channel. And today, it's Ray 2.0. It's been a long while na hindi tayo nagkakasama-sama sa aking YouTube channel. Really because nag-busy tayo sa ating trabaho. Opening of classes, monitoring schools, at kung ano-ano pa. Kaya never tayo nagkaroon ng chance na magkaroon ng isang content para sa ating YouTube channel. But today, I decided to have another episode. Ito yung episode na lagi nyo nilintay. Ito yung episode na lagi nyo nire-request. Ang episode na House Tour. Yes! Great price! For today episode, magkakaroon tayo ng House Tour. Maliit na bahay. But to tell you frankly and honestly, at first, I wasn't hesitant whether I would pursue this plan. What? Because actually, hindi pa naman tapos ang aking bahay. May pa kulang at wala pa siyang tinta. Unpainted pa siya. But because I would like to share some tips, some ideas on how to arrange small spaces, I decided to pursue this plan. So for this episode, I hope na marami kayong matutunan ng tips, marami kayong makukuha ng ideas para maging impressing and captivating ang ating space. Kaya samahan niyo ako, walang bibitaw, sama-sama nating panoorin ang exciting and interesting na episode nito sa aking YouTube channel ang Today with Sir Ray. Tara na! Be inspired. Be ignited. Be influenced. Your imagination is my passion. Today with Sir Ray 2.0. For you to wind up when you're lying in bed and feeling lonely, I'm tired of being deployed like all I am. Are you guys ready for the house tour? Come on, let's go. Yan guys, nasa loob na tayo. Welcome to our simple and humble abode. As you can see, nasa loob na tayo ng aming receiving area. Ikot natin. Yan, nandito tayo sa aming receiving area. At kung napapansin nyo, medyo limited ang kanyang space. Okay, paikita ko sa inyo ang kabuuan nito. Okay, so this is our sala. Amazing! Or in Tagalog, salas. Okay, as you can see, because of limited space that we have, I opted to select petite and small pieces of sofa. Ito yung nakikita natin. Maliliit lang siya para naman hindi maging crowded ang ating receiving area. And for the record, prior to Taal volcano eruption, existing na siya. Kanya lang medyo nasira siya kaya pina-upholster ko siya ng bago. Kaya eto na siya ngayon. Na nagbi-blend ang kulay gray niyan, dark gray sa ating floor. Kasi ang kulay ng ating tiles ay gray. Kaya naman, I opted to have this coating na fur which I bought sa DIY Lemery na ang kulay niya ay brown. Para naman mabasag yung gray na very dominating sa aming bahay. So as we can see, we have here our accent chair na paborito kong tambayan with matching throw pillow na very soft. Yan. Kung napapansin ninyo, ang accent or outfit ng bahay namin ay gold. Lahat yan ay medyo may touch of gold.
diba? Napapansin ba ninyo? Yan. Okay. So, tingnan natin. Hindi ko tayo dito. And of course, mahilig ako sa lights. Yan. Kasi para sa akin, ang lights ay nakakapagpaganda yan ng dating, nakakadagdag ng attraction sa ating design. Okay? So, flex ko lang itong minimalist na para siyang cabinet na nabili ko sa, I guess, Sola Grande. Medyo mura siya kasi kung napapansin nyo, medyo may konting damage pero slight lang naman. Kaya medyo bumagsak kanyang presyo. Ganun kasi ako, hinihintay ko na bumagsak ang presyo ng isang bagay kung may furniture or ilaw man yung ano mang gamit sa bahay bago ko bilhin para makatipid, diba? Kasi kung bibili ka ng bagong dating, mga new arrivals, medyo may kataasan ng presyo, which is unaffordable sa tulad natin, diba? So, dapat wise tayo. Yan. So, kung napapansin nyo, mahilig ako sa halaman. Amazing! Tulad nito, yung ating money plant na medyo nung mabili ko ay one stem lang. Pero as you can see, very healthy siya, very lush. And hindi ko na siya masyadong ilalabas kasi pwede naman siyang mag-survive inside the house. Okay. Yan. So, katulad ng sinabi ko sa inyo, ang motif namin or accent ay gold. Kaya naman yung aming mga accessories, yung mga decors namin ay karamihan ay gold. Okay. Of course, we have here some pieces of wood curving designs. Wow! Na binili ko kung saan-saan. I guess ito yung sa Baguio. Yan. Parang yan ang bantay ng aming bahay. Then ipinatong ko sila sa pieces of adobe. Yan. Na napakabigat. So, dumako tayo dito para makita pa natin ang ibang bahagi ng napakaliit naming sala or receiving area. So this nook is one of my favorite spots dito sa bahay. Ito yung tinatawag kong interior garden kung saan nandito yung iba't ibang uri ng halaman. Kasi for me, interior design is incomplete and definitely will not become very attractive and impressive in the absence of live plants. Especially kung ito ay mga green. As you can see here, I selected some plants na medyo pwede sa loob. Hindi nangangailangan ng direct sunlight. Otherwise, kung ilalagay natin dito yung mga pang-outdoor, definitely 2-3 days, maaaring hindi siya mag-survive. Yan. Tapos nilagyan ko siya ng floor spotlight para makadagdag ng effect. Yan ninyo ang effect. Green and blue. Sa video kasi hindi siya masyadong ma-highlight. Pero sa actual, sa personal, maganda siya. Yan. At syempre, reflex ko rin naman itong aking minimalist na wall clock na nabili ko online. Diba, gold din siya. With this wall frame na golden ang kulay na nagre-reflect sa akin bilang isang plantito. Ito na nakikita natin ang mga dahon siya na gold. Okay. So, kung napapansin nyo guys, mahilig ako sa ilaw. Yan. Ng ilaw. Including this one. Amazing! Na yun yung mga sale ng mabili ko. So, kung napapansin nyo guys, also wala pa siyang kulay, unpainted pa. Yung aming mga ceiling, yan. Wala pa siyang kulay. Hindi dahil undecided pa ako kung anong kulay. But the reality is, wala pa akong budget para siya ay
kulayan. Pero siguro darating din ang time para makulayan siya. Kaya nga nag-vlog na ako ngayon para naman bago sa kulayan makita natin yung unpainted edition ng aming bahay. So guys, eto ang aming receiving area. And of course, may kita ko rin ang aking a very minimalist na bookshelf. At tulad nito kung saan nandito yung mga paborito kong aklat. Diba, cute lang siya. Pero may mga aklat siyang pwedeng i-hold. And of course, with this hanging cabinet for our indoor plants. Yan. So, etong aming receiving area. Iikot ko ulit para makita natin ang kabuuan. Yan. I hope guys that you are learning. You are trying to get some ideas on how to arrange your own space na hindi mo kailangan gumastos ng malaki, hindi mo kailangan bumili ng mamahaling furnitures, hindi mo kailangan bumili ng mga decorations na mamahalin. It's a matter of arranging them creatively and artistically. Kahit konti lang siya, kahit mumurahin lang siya, but that there is an element of art, maganda siya at definitely magiging maganda ang kanyang gabi. So guys, eto ang aming receiving area. Sana ay nagustuhan ninyo at sana kahit papaano ay minapulot kayong idea para magaya ninyo sa inyong sariling sala. Okay? So, putulin muna natin dito and then magpo-proceed naman tayo sa iba pang bahagi ng aming maliit na tahanan. Guys, nandito naman tayo sa aming napasimpleng dining area. Just like our receiving area, the space is very limited. Kaya naman, wala siyang laman kundi itong dining table namin. Yan. So, and very consistent siya na ang motif ay gold pa rin. Katulad na nakikita natin. Siyempre, bahagi ng aming dining area ay itong malaking mirror na nagpapaluang ng area. Yun ang purpose ko dito, kaya ko siya inilagay. Not just a decoration, but para makatulong na lumaki ang dating ng aming dining area. So, meron kami ditong console table. Okay, and of course, we have some accessories here na golden ang motif with matching wall lamp over there. Siyempre, nandito naman ang ating hanging plants. Siyempre, hindi mawawala ang halaman kahit sa bahagi ng bahay. Yan. And of course, nandito din yung ating mini bar. Yan. Na paborito kong tambayan. Pag minsan, dito ako kumakain sa ibabaw. Kasi parang ang sarap ng pakiramdam na ikaw ay elevated. Parang ikaw ay Reina Elena. Yan. Ang mga ilaw natin. Katulad na nabanggit ko kanina, mahilig tayo sa mga ilaw. Siyempre, maroon tayo ditong artificial flowers na white, kaya naman hindi siya masyadong baduy. Ako na nag-a-raise nito, hindi siya steady. Para pa ako yung nagsawa katulad nito, pwede ko siyang i-rearrange. Yan. Hindi ako bumibili ng arrange na ginagawa ko yung hiwa-hiwalay. Ang binibili ko hiwa-hiwalay para pwede pa rin siyang i-rearrange. Yan. So ito ang aming dining area na medyo, hindi lang medyo, kundi maliit lang ang space. Kasya lang talaga sa amin. Anyway, dadalawa naman kami dito, yung father ko at saka ako. Kaya, carry lang yung space na to. Diba? Layuan natin ang kuha. Yan.
Siyempre, nandito pa rin tayo sa bahagi ng aming dining area. Okay? We have here a small table kung saan dito kami kumakain madalas ang aking putihing father. Siyempre, may prutas. Dahil may nagdala yata dito ng prutas. Yan. At siyempre, halaman po ulit ang ating money plant. Validated actually. Na tamad siyang dumami. Okay. So, ito ang aming sink, ang aming lababo. Siyempre, grading siya para mag-match sa kulay ng ating sahig. Meron tayong dry clips here na binili ko rin sa SM. Medyo madami siya. Pinagsama-sama ko na siya sa isang jar. At siyempre, makikita ko naman dito yung aking DIY hanging cabinet. I decided na to have a parang yung naka-fix ng hanging cabinet. Gusto ko ay ganito na lang para simple. Ang dami kong sinasabi pero the real reason ay wala akong pampagawa ng napakamahal na hanging cabinet. So nag-taste muna ako dito. Anyway, carry lang naman. Ito ay mga lumang tabla sa dati namin bahay. Pinaayos ko lang, pinakinis ko. At ito na lumabas. Then, I tried to put some decorations na white. And of course, hindi mawawala yung ating live plants. Yan naman ninyo. Dami niyang halaman. Lalabas ko siya weekly. Okay? So, eto siya. Yan ang ating ceiling na unpainted. Sana dumating ang panahon na ito'y mapintahan din. In God's perfect time. Diba? Lagi tayo dapat may pag-asa katulad nung masira ito. Hindi ko naman iisipin na mabubuo ko dito. Kasi totally collapse to, diba? Heavily damaged to because of the volcano eruption. But after 3.5 years, I was able to rebuild the tawag doon, yung mga naghiwa-hiwalay na bahagi ng aming bahay. So, tiwala lang, pananalig lang sa Diyos ang gagawin. At syempre, dapat ay yung iyong passion, yung iyong drive ay buo, solido. Magtitipid, talagang ibabudget ang pera, iiwasan yung mga bagay na hindi kailangan kasi may target kang ma-accomplish. Ganun lang kasimple yun. Eh kasi tayo naman bilang mga guro, hindi naman sapat yung ating kinikita. Kaya dapat, ang katapat noon ay pagtitipid. Diba? Yan. Ang journey ko luma ng tagal na to. Parang ito ay ano, teacher ba ako nang bilhin ko. Tatlo siya, pero nabasag na yung dalawa dahil sa pagputok ng vulkan. Actually, marami akong gamit na nasira. Almost 90% ng gamit ko ay nasira noong pumutok ang vulkan. Yan. Pakita natin. Okay, so ito ang aming dining area. Diba? Amazing! Nagustuhan ba ninyo guys ang design ko sa aming dining area? Katulad ng sinabi ko kanina, sana nakakakuha kayo ng tips or ng ideas. Paano ba i-arrange ang aming dining area? Na kahit maliit, yet magawa pa rin natin very attractive, di ba? At very, alam mo yun, napaka-amazing, di ba yan? Dapat ganon. Dagdagan mo lamang ng arte, tamang pagsasama-sama ng gamit, tamang pagtili ng kulay, di ba? At dapat ay yung hindi siya bariotic ang design. Di ba may tinatatay yung bariotic, yung medyo baduy ang design. Magagawa natin na kung magitan ako, ganun din eh, nag-experiment ano bang design ang pwede. And then nanonood ako sa mga YouTube, nag-research. And because of that, nakabuo ako ng isang design niya. Aminin ko naman na yung mga
disenyo kong ginagawa, yun naman ay natututunan ko rin sa mga lugar na aking nararating, sa mga nababasa, sa mga napapanood. So guys, so ito ang aming dining area. Okay, sana ay nagustuhan nyo ang aking design at sana ay marami din kayong natutunan. Okay, bye-bye! And guys, welcome to our winery. Wow, winery. Ito yung spot kung saan nandoon yung collection ko ng wine na nakuha ko mula sa iba't ibang fashion na pinupuntahan ko. Regalo, token, pag-anak sa kasal, you know. So tumutuwa ako every time na makikita ko sila kasi parang ang sarap pagmasdan, ang sarap isipin na nakabuo ako ng ganito makadaming wine. Actually, nung una, nangagalit lang sila. But then I decided na magpagawa ng isang cabinet nito para magsama-sama sila hanggang sa eto na sila ngayon. Diba ang ganda ng tingnan? So, nililinis ko sila every month. Tuwan-tuwa ako dahil para nag-remind ko na ang dami ko na palang napuntahang lugar. Ang dami ko na palang na anak sa kasal sa binyag. At ang dami na palang nagmahal sa akin kasi sila yung nagregalo sa akin ng wine. Parang wala akong natatanda na bumili ako ng isa man sa kanila. Ibig sabihin, ito ay mula sa mga kaibigan ko na naging bahagi ng aking buhay. Kaya, inom muna tayo. Cheers! Here we have it, guys. Isa na namang episode ang nanapanood sa aking YouTube channel today, Richard. And I hope marami kayong ideas, marami kayong tips na nakuha sa episode nito, which actually my goal in pursuing this vlog. Katulad na ang disclaimer, this is not to brag, but instead to inspire and motivate each one of you. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa episode na ito. And of course, don't forget to like, share and comment. And kung hindi ka pa subscriber, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na para laging marami kang matututunan, marami kang mauunang ideas sa iba't ibang content na aking gagawin. Maraming salamat and hanggang sa muli. Bye!